Nagbanta si Duterte na una niyang gustong ipapatay gamit ang intelligence funds ay si Party List Representative Franz Castro. Sa mga hindi naniniwala na sinabi niya to, hindi, ito po ang video. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Ngayon sa mga tulad ni Bato na nagsasabi na figure of speech lang daw yan, ganito po yan ano. Pag may nagbabanta sa buhay ng isang tao, ang unang titignan natin ay kung may kakayahan ba tong taong to. At si Duterte ay may kakayahan. At nakita natin na hindi siya nagdadalawang isip na pumatay ng tao dahil alam nating lahat at siya mismo inamin niya na pumapatay siya ng tao at nakapatay na siya ng tao. At hindi lang yun, parang pinagmamalaki pa niya at sinasabi niya sa ating lahat na oo, ginawa ko to, pumatay ako ng tao at namamatay tao ako at wala kayong lahat magagawa. At sa mga hindi naniniwala na kaya ni Duterte pumatay ng tao, ito po ang isang video na inaamin niya na pumatay siya ng tao. I killed about 3 of them because there were 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went through inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it. At itong nakakagulat eh, inamin din niya mismo na ginamit niya ang intelligence funds para pumatay ng tao. Ito po yung video na yun. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang dabaw. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Kaya po dahil dito, magsasampa ng kaso si Party List Representative Franz Castro kay Duterte of grave threat. At ano ba itong grave threat? According to Article 282 sa Revised Penal Code, ang grave threat is any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. It is a criminal offense to threaten to kill somebody. And yes, pwede kang makulong. Ngayon dito natin malalaman kung may ipin pa ba ang ating mga korte at kung may husisya pa ba talaga dito sa ating bansa at kung pantay-pantay ba tayong lahat dito. O kaya, above the law ba talaga itong si Duterte? At sa mga sumusuporta pa sa kanya na alam nyo na pumapatay siya ng tao, pag-isipan ninyo talaga kung ano ba yung moralidad nyo na nagagalit pa kayo sa akin na nagsasabi ako sa mali na ginagawa ng isang tao kumpara sa isang tao na gumagawa ng mali na yon, ng krimen. Pero hindi ako mawawala ng pag-asa na isang araw magigising din kayo at mamumulat ang inyong mga mata sa katotohanan na humaharap sa inyo, sa klaseng tao na sinusuportahan nyo. At ano ba yung issue natin dito? Nagsalita si Duterte dahil tinanggalan ng confidential at intelligence funds yung anak niya na si Sara Duterte. Kaya siya galit kay Franz Castro. At dahil sa mga sinasabi ni Duterte, nakikita na natin kung ba't gustong-gusto nila itong confidential and intelligence funds eh. Dahil nakita na natin dito at inamin niya na ginagamit niya yung intelligence funds para pumatay ng tao. At nakita mo nung panahon ni Duterte nung presidente siya, lumaki ng lumaki itong confidential and intelligence funds na ito. Nag-umpisa ito at 500 million pesos noong first year niya. Tapos lumobo ng 2.5 billion sa susunod na taon up to 4.5 billion pesos. Sa 6 na taon na naging presidente siya, ginastos niya is 21.5 billion pesos in confidential and intelligence funds. 21.5 billion pesos, taxpayers' money. Para saan? Para pumatay ng mga Pilipino. Mali po yan. At dahil naka-sealed envelope to, at we have to take his word for it kung saan niya ginamit, hindi talaga natin alam kung saan niya ginamit. Pero ngayon, inaamin na niya kung saan niya ginamit talaga intelligence funds. Hindi po pang-imbestigan ng tao. Hindi pang-surveillance or to get information. Ginamit niya yan para pumatay ng ibang tao. Yan ang katotohanan. At para sa mga tao na hindi nag-iisip ng tama na tingin nyo na okay lang yun, paalala ko lang sa inyo na wala kahit ni isang tao na pwedeng pumatay ng ibang tao. Meron po tayong due process. Meron po tayong human rights, karapatan na mabuhay. Meron po tayong batas na hindi nasundan, obviously, sa ginawa niya. And you know what that's called? Extrajudicial killings. Dapat talaga imbestigahan na ito ng Kongreso eh. Dapat imbestigahan ito ng Senado eh. Ito ang tamang panahon para ang Commission on Audit ay buksan na at tignan kung saan ni Duterte ginamit yung confidential and intelligence funds niya. Dahil sa pag-amin niyang yan. At nakita naman natin kung gaano karaming Pilipino ang namatay nung panahon ni Duterte.
At the lowest estimates, there were 6,000 to 7,000 Filipinos dead. At sa mga nagsasabi na okay lang itong confidential funds, pera ng bayan yan. Taxpayers' money. Kailangan po transparency, hindi confidentiality. At hindi pwedeng kahit sino na nasa gobyerno na gamitin yung pera ngayon para pumatay ng tao. At isipin mo lang to, yung mga sinasabi ng mga Duterte na it's for national security. Kung gumaganda ang security ng ating bansa under that administration, bakit lumalaki ang confidential intelligence funds? Hindi ba dapat lumiliit yan? The fact na lumalaki ang confidential intelligence funds means that there is no national security. That means sa palpak yung gobyerno ngayon. Dito talaga natin malalaman kung equal branch of government ba ang executive at ang legislative branch at ang judicial branch. Dito natin malalaman kung above the law ba itong si Duterte o pantay-pantay ba talaga ang hustisya dito sa Pilipinas. Pero I think it's an open secret I think alam naman natin talaga kung saan niya ito ginastos Maraming mga tao na takot lang magsabi kung saan ito nagamit Kaya ang tanong ngayon kung binuksan ito ng Commission on Audit at nakita nga nila na na-misuse yung confidential and intelligence funds na ginamit ito sa pagpatay ng tao, anong mga kaso ang haharapin ni Duterte ngayon? This is a grave abuse of power. At walang Pilipino ang dapat pumapayag sa ganitong pag-abuso ng isang tao laban sa sarili niyang bansa. At sa mga Pilipino dyan na tingin nyo, nakakampi kayo ni Duterte at kakampi niya ang Pilipinas, huwag niyong kakalimutan, sinasamba niya ang China at pati yung anak niya sinasamba ang China. Ginagawa niya tayong mga tuta ng China. Dahil mas mataas ang tingin niya sa mga komunista sa China o sino ba talaga ang komunista ngayon? Tapos panay red tagging ang ginagawa ng mag-ama na to? Sila talaga yung mas malapit sa mga komunista. This is so ironic, ano? Kaya kailangan magsalita na tayong lahat para ma-pressure natin yung gobyerno natin na imbestigahan itong isang tao na kalaban ng mga Pilipino. Yan po ang tunay na kalaban ng bayan. Tapos yan ang iniidolo nyo?